Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan natin ngayon ang bakbakang Dunay River vs. Caballo. Muling ang pinatunayan ni Nonito Dunayre na age is just a number nang talunin nga niya ang kapwa Pinoy na si Raymart Caballo sa pamamagitan ng isang impresibong 4th round knockout. Sa pamamagitan nga ng isang mabilis at malakas na liver shot ay pinatikim nga niya ng unang pagkatalo ang mandatory challenger nito para sa WBC Bantamweight belt na walang iba nga kundi si Raymart the Assassin Caballo. Sa kasalukuyan ay umabante ang kanyang record sa 42 wins, 6 losses and 28 wins via KO. Samantalang si Caballo naman ay may kasalukuyang record na 24 wins, 1 loss at 20 KO. Sa unang mga round nga ay nakakasabay naman itong si Caballo sa laro ni Dunayre dahil kumukonekta naman ang kanyang pinakawalang mga body shots. Naging effective din ang mga jab ni Caballo para pansamantalang pigilan ang pagpasok ni Dunayre sa kanyang depensa. Kapansin-pansin din na palaging nakataas ang kanang kamay ni Caballo upang masigurong protektado mula sa mapanganib na left hook ni Dunayre. Subalit tuloy-tuloy pa rin talaga ang pag-pressure ni Dunayre kay Caballo. Naging matyaga lang ito sa paghihintay ng tamang pagkakataon para pakawalan ang signature left hook. Subalit katulad nga ng nauna niyang sinabi na hindi lang left hook ang kanyang sandata. Nang mga oras nga na sobrang taas na ng depensa ni Caballo, ay bumukas naman ang depensa niya sa baba. Kaya naman, ito ang ginamit na pagkakataon ni Dunayre para pakawalan ang pamatay na liver shot na kahalintulad nga ng signature liver shot ng monster ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya naman, bigla na lang napalahod itong si Caballo dahil sa tindi ng sakit. Sinubukan pa naman ni Caballo na bumangon habang nagbibilang ang referee na si Ray Corona, subalit hindi na talaga nakayanan ang katawan niya na tumayo pa hanggang umabot na sa 10 ang bilang ng referee. Sa gayong paraan nga ay napanatili pa rin ni Dunayre ang hawak nitong WBC Bantamweight belt at muling pinamalas na hindi pa siya tapos sa karera ng boxing at marami pa siyang ibubuga. Magkahalo namang lungkot at saya ang naramdaman ng mga Pinoy boxing fans. Malungkot dahil sa masaklap na pagkatalo ni Caballo, pero masaya dahil sa impresibong panalo ni Dunayre. Isa lang sigurado dito mga tol, baka mas matakot itong si Tatang Aron na gawin ang rematch ni Dunayre at Inoue. Kayo mga tol, sino ang gusto nyong sunod na makalaban ni Dunayre sa loob ng lona? Ang pambansang angas ba o ang monster ng Japan? I-comment lang po sa ibaba ang inyong opinion. Maraming salamat po.